Hello everyone, ako po si Jason T. Asuncion. Isa po akong freelance computer programmer. Isa rin po akong web developer and designer. At isa rin po akong computer technician. Nakapagturo na rin po ako sa ilang technical vocational institution sa bansa. At ang mga tinuturo ko pong subjects ay mula sa computer programming hanggang computer hardware servicing. Ginawa ko po ang video tutorial na to dahil nung nag-post ako ng kauna-unahan kong video tutorial, napansin ko na marami na palang video tutorial about sa programming na nakakalat sa internet. Yung nga lang, sa paghahanap ko rin, bihira o wala akong nakitang video tutorial about programming na gumagamit ng at least English at Tagalog sa pagtuturo. So sabi ko, kung gagawa ulit ako ng isa pang video tutorial na gumagamit ng English, tama, mas marami po ang matututo dahil sa lingwahe na ginagamit, pero magiging kasobrahan na dahil ang dami na talagang video tutorial. Pero tingin ko, kailangan kong i-share kung anong nalalaman ko dahil karamihan po ng mga nalaman ko sa programming ay galing rin sa internet. Gusto ko lang ulit ibahagi sa iba. Sabi ko, gagawa ako ng video tutorial about sa programming at gagamit ako ng English at Tagalog sa pagpapaliwanag para mas maintindihan at least ng mga kapwa ko Pilipino. At eto nga po, sasagutin natin tong tanong na to. How to become a computer programmer? Okay, marami kasing tao na gusto maging computer programmer. Ang tanong, paano nga ba maging? Yung iba, akala nila basta may computer ka sa bahay, pwede na, madaling maging computer programmer. Yung iba naman, akala sobrang hirap ng pagiging computer programmer at ayaw na nilang subukan. So, based po sa aking experience sa industry, marami na rin po akong nagawang programs at websites. Marami na rin po akong nakilalang mga programmer. Kinategorize ko po sila sa tatlong category. Yung first category is by choice. Ito po yung mga computer programmer na talagang pinili nila maging programmer. Bata pa sila, pangarap na nila maging programmer. Karaniwan po sa kanila yung mga meron na silang relatives na programmer or nasa dugo talaga nila yung programming. Ang next is yung mga by course, programmer by course. Ito yung mga nag-aral ng computer courses at pagkatapos nila ng kanilang pag-aaral, sinubukan nila yung kanilang pinag-aralan, then gumawa na po sila ng programs. And last is yung mga programmers by accident. Hindi po ito yung mga programmers na naaksidente. Ito yung mga naging programmers sila by accident lang. Paano nasabing by accident? Dahil hindi naman talaga nila gusto maging programmer. Nagkataon lang na nagsa-search sila sa internet ng mga videos. Then, napadaan sila sa isang video tulad nito. Nakita nila, natuwa sila sa ginagawa, ginaya nila, at nag-enjoy sila. Then, sabi nila, okay, gusto ko na maging computer programmer. Kaya, programmer by accident. Actually, kasama po ako dun sa third group, programmer by accident, kasi ganun po talaga ako natuto ng programming, pa-search lang. Pero kahit natuto ako ng ganun, naniniwala pa rin po ako na ang mga video tutorial na tulad nito ay tools lamang para matuto ka. Kailangan mo pa rin ng mentor or teacher na magka-guide sa'yo para maging computer programmer. At ano nga ba ang kailangan para maging programmer? Unang-una, find a computer language or program that suits you. Tama po yun. Maghanap muna kayo ng programming language na tingin nyo bagay sa inyo. Kung mahilig kayo sa GUI or icons, try nyo yung Visual Basic. Kung ang gusto nyo naman yung mga programs na pang cellphones o tatakbo kahit anong klaseng device meron ka, try nyo po ang Java. Napakaraming computer programming ngayon. Computer language na nasa market.
ang kagandahan is hindi mo kailangan malaman lahat yun. Ang kailangan mo lang ay pumili ng isa. Isa lang. At pagkatapos, yung isang yun, pag-aralan mo lang mabuti. Kahit luma pa yan, kahit bago pa yan, kahit hindi yan sikat o kahit sikat pa yan, basta nakakagawa ka ng program sa programming language na yun, walang magsasabi na hindi ka programmer. Okay? Next is learn the basics. Yan. Marami akong nakita na naging programmer sila, which is nakagawa sila ng program. At karaniwan sa kanila yung mga self-taught rin, natuto ng programming dahil sa internet, which is good, nakakatawa yun, maganda yun. Ang problema, kakapanood nila ng mga video tutorial, so nakagawa sila ng program. Ang problema, kapag binigyan na sila ng industry problem o pinagawa na sila ng program ng isang kliyente, nahihirapan na silang gumawa. Bakit? Dahil nakagawa sila ng program dahil pinanood lang nila o ginaya nila. Hindi talaga nila pinag-aralan. Pinakamaganda is learn the basic ng isang programming language na mapipili mo. Example, halimbawa is pag-aralan mo kung ano ang variable, kung paano i-declare yung variable, kung ano ang logical operator, kung paano gumagana ang conditional statement sa mga loops, loop statement. Mas magandang yun ang pag-aralan mo. Actually, halos lahat kasi ng programming language may ganun eh, may basics. Yung basics nila halos pare-pareho. Hindi mo kailangan mag-memorize ng syntax or commands. At wala rin magsasabi sa'yo o magpipigil sa'yo na bawal kang tumingin ng mga syntax or commands sa internet. Ang bawal is manghopya ka ng buong program, okay? Pero wala magsabi sa'yo na bawal kang tumingin na ganito. So, huwag mo nang i-memorize. Ang kailangan mo na lang pag-aralan mo kung paano ginagamit yung mga syntax and commands na yon. Okay? Those are the basics. And be patient. Sa programming, kailangan pasensyoso ka. Hindi maaari yung nagkamali ka o feeling mo maganda na din nag-debug and ayaw mo na. Okay? Sabi ko nga sa mga estudyante ko, kung nagpro-program ka at natapos mo yung program sa loob ng 30 minutes to 1 hour, hindi program yun, exercise lang yun. Kasi pag gumawa ka talaga ng isang system, malaki yan, abutin ka ng mga linggo. Hindi dahil mahirap siya, kundi kailangan mo nang malaman lahat yung pangangailangan ng kliyente mo. Okay? Kung mga maliliit na program lang siguro, tawag nga exercises, pwede yan eh. Pero kung talaga mga inventory system, matagal talaga yan. So huwag kang maiinip. At kung sakaling mayroon kang nakitang programmer na nagagawa niya to at ikaw hindi mo pa nagagawa, hindi ibig sabihin nun dapat tumigil ka na. Okay? Talagang nagkataong nauna lang siya siguro. Habang tumatagal ka sa programming, mas marami ka na natututunan. So ang kailangan lang, hasain mo lang kung anong meron ka. Magsimula ka muna sa maliliit na program, siya na pinakamaganda, para makapagbuild ka ng momentum. Tapos pag kaya mo nang kumuha ng mga big programs, then go for it. Yun ang pinakamaganda para hindi ka mabibigla. Okay? I hope na may natutunan kayo sa video tutorial na to on how to become a programmer. Sa mga aspiring programmer, I hope na tandaan nyo yung mga sinabi natin on how to become a programmer. Makakatulong sa inyo yan. Ulit sasabihin ko, ito ay isang tool lamang. Itong video tutorial na to ay tool lamang sa pagiging isang computer programmer. Kailangan nyo pa rin ng mentor or teacher to guide you para mas maging maganda yung paggawa nyo ng program. At sa ulitin, maraming salamat po and God bless.